Magandang umaga mga kaibigan, mga kalingap. Pag-usapan naman natin itong isang nagtitrending at nagbabiral, no, na isang vendor. Ito nga si Diwata, yung pares vendor dito sa Manila. At dito nga makikita natin kung paano sumikat itong tao na ito, no, at ano bang naging dahilan yung kasikatan niya. At out of nowhere, mapapansin natin talagang lagi siyang laman sa social media, no, at inaabangan siya ng maraming vloggers sa Manila. At dito nga mapapansin natin, mukhang marami na siyang award na natanggap, marami nang nagkipag-collaboration sa kanya mga ibang mga malalaking vlogger, no. At dito mukha yung maliliit na vlogger naman ang talagang tumitikit para makapagpa-trending sa kanila. At dito nga mapag-usapan natin, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit sumikat itong si Diwata, yung pares vendor. Alam naman natin yung history noon nitong si Diwata. Isa siya talaga sa mga naging laman din ng balabalita noon pa. Nagkaroon ito ng gulo na nasangkot sa isang police investigation dahil nga sa isang away, no, isang madugong away yan. Pero pagkalipas ng ilang taon, nakita natin na mukhang gumanda itong buhay nitong si Diwata at naging trending nga sa lahat ng social media. Dito mapapanood natin kung ano ang nangyari sa kanya at bakit siya dinudumog ng tinatawag na mob vloggers, no? Bakit siya dinudumog at bakit siya sumikat dahil dito sa mga mob vloggers. At dito mapanood natin kung paano din naapektuhan yung sa kanyang trabaho dahil dito sa mga nagbablog sa kanya. Panoorin po natin. Ay, mga tol. Ayan na. Oh. Ayan, dito siya, dito siya. Grabe tol, napakarami. Ang daming vlogger ngayon. Ayan, hindi mo na siya makita. Ayan, napansin ninyo at napanood mga kaibigan o mga kalingap na kita ninyo kung paano talaga dumugin siya. Mukhang daig pa yung artista at saka talagang nakatutok lahat ng cellphone sa kanya, no? Alam naman natin itong si Diwata ay isang vendor yan sa Manila at dito siya nagtitinda, no? Pero dinudumog siya ng maraming tao. Ang tanong natin, bakit siya dinudumog at ano ang dahilan ng pagpunta ng mga vloggers na yan sa kanya? Mapapansin ninyo, talagang sumasabay yung maraming vloggers, no? Ito yung tinatawag nating mob vlogging. Lahat ng mga vloggers na maliliit sa dako na yon talagang pinuntahan para magkaroon ng trending videos. At tulad nga dito, makikita natin talagang sobrang naapektuhan na yung kanyang pagtatrabaho sa pagtitinda ng pares. At dito, mukhang wala na siyang magawa kundi pagbigyan itong mga tao na ito. Pero sa bandang huling video, nakita niyo po nagalit na siya dahil ang priority niya talaga magtrabaho. At itong mga vloggers na ito, mukhang talagang kinukuha na siya ng video para meron sila may content doon sa kanilang mga YouTube channel. At dito mapansin natin si Diwata, talaga nagpaunyak naman, no, nagbigay ng mga support doon din sa mga ibang vloggers saka sa mga gustong makipag-picture sa kanya. Panoorin po natin ito. So isang patunay ito mga kagatas na
talaga naman hanggang sa ngayon, no, mula noon hanggang ngayon ay dinudumog pa rin itong City Wata. Shoutout naman ako. Galing ko sa Kaplan, talaga City Wata. Sino may birthday dyan? Yung ka po, shoutout naman, pay friends. Hindi, picture pala, picture pala. Diwata, kamusta yung open? Open mo ka hapon. Okay naman. Thank you. Diwata. Sa ganyan, pinagkakaguluhan pa rin mga kagatas. Wala kapatid-patid. Ay bata, ay bata. Ay bata. Diwata, okay lang ba mo? Pa-shoutout ako sa fake friends, mga tropa. Hi, mga fake friends. Hello sa mga fake friends sa atin dyan. Hey, thank you! Hey, mga peke! Ayan, mapanood natin dito mga kaibigan, mga kalingap, no, itong si Diwata talagang hindi naman siya ganun talaga kasuplado at saka sa mga nababalitaan natin na kinokontent siya na iba mapangit yung ugali at saka hindi marunong makipagkapwa-tao. Dahil alam nyo naman po kapag naistorbo yung tao talagang medyo maingay yan saka hindi yan makakonsentrate, makapagsalita na mabuti. Pero ganun pa man, kapag nandito siya sa mga ganitong pangyayari na talagang maraming pumunta sa kanya, pinapagbigyan niya naman yan mga kaibigan. No? Pero dahil dyan, mukha talagang na-stress na ito si Diwata dahil napakarami ng taong sumusunod sa kanya. Lalo na nung sinuportahan pa siya ni Rosmar, no, at nabiligyan siya ng house and lot, pati yung sasakyan. At dito nga talagang mukhang sumikat itong si Rosmar. Ay, itong si Rosmar tsaka itong si Diwata. At dito mapansin natin mukhang marami talagang award na natanggap itong si Diwata. Panoorin natin kung ano itong mga award na ito. Hi guys! Karating ko lang, galing ako ng awarding. So nakatanggap na naman tayo ng parangal. Ito po ay binigay sa atin ng Gawad Dangal Filipino Awards, di ba? So ayan, meron silang Certificate of Recognition. Tapos meron tayong trophy na napakaganda. So ayan, pangatlo na to nitong buwan na natanggap natin. So maraming salamat sa mga taong sumusuporta, no, sa akin. Sa totoo lang, nagpapasalamat din talaga ako sa lahat dahil sa dami ng tao dito sa Pilipinas, ako ang napili para mabigyan ng award na kagaya nito. At hindi lang to first time, pangatlo na po ito na natanggap ko nitong buwan lang, di ba? Kasi sunod-sunod eh. Maraming salamat sa Panginoon, di ba? Dahil kahit papano, hindi niya talaga ako pinabayaan. Talagang ang masasabi ko lang talaga sa lahat ng tao, huwag lang sumuko talaga sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ilaban nyo lang yan. Dating din yung araw na ayon. Ayan, napakinggan ninyo, no? Napakaraming award. Pangatlong award na ni Diwata yan sa isang linggo, sa isang buwan. Mapansin ninyo talagang iba yung kanyang impluensya sa social media, no? Sana ang gawin ni Diwata talagang i-take niya yung advantage na yan habang sikat pa siya, habang marami pang pumupuntang mga tao sa kanya at binablog siya. Pagkakataon yan, sana kung makipag-collaboration siya sa mga products, no? Para lumaki yung kanyang revenue at makabawi siya sa pagyaman. Although medyo meron na siyang mga nakatabi at lumaki na yung kanyang revenue, pero mas mainam sana kung magkaroon siya ng collaboration sa mga company. At dito nga mga kaibigan, mga kalingap, ano nga ba talaga ang dahilan? May tanong natin dyan sa ating mga viewers, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit naging sikat itong si Diwata? Ano yung naging storya niya? At bakit siya nagkaganyan? At bakit siya pinupuntahan ng mga mob vloggers, no? Para sa anong dahilan? At dito nga mapansin natin talagang si Diwata ay napagkaisahan para sumikat. Daig pa talaga yung artista, no? Pakicomment nyo po dyan, mga kaibigan, mga kalingap, sa ibaba. Ito pong yung lingkod, Kalingap Billy, ang nag-reaction po dito sa channel ni Frida Charity Vlog. Sa susunod po, ipaliwanag naman natin kung bakit nagkaganyan si Diwata at ano yung mga experience niya from the past. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you on our next video.